kapag nagtitipid, tricycle ang pinapara. Pero ibahin daw ang tricycle sa Laguna dahil baka mahiya kang sumakay kapag nalaman ang kabuuan presyo sa pagbuo nito. Magkano? Yan ang kwentong inalam ni Salima Refran. Pagdating sa angas at forma, hindi magpapahuli ang mga customized tricycle sa Santa Rosa, Laguna. Ang presyo nito, aabot daw ng milyon. Yan ang kinahihiligang koleksyon ni Jobet. Mula sa pelikulang napanood noon, naisipan na gumawa ni Jobet ng customized version sa kanyang tricycle. Dating may tricycle ako pampasada, kaya yun, bumuo kami ng, mukha ng transformer. Bali, kumuha kami ng picture, tapos doon kami nagbabase doon sa nakikita namin sa mukha niya. Tumitingin kami sa junk shop, yung mga pinag-piece out ng mga, ng mga makina. Doon kami kumuha ng parts ng mga yan. Gamit ang pira-pirasong stainless na bakal, pinagsama-sama niya ito hanggang makabuo ng mukha at disenyo sa tricycle. Dinagdagan ko yan kasi yun na talaga ang hilig ko eh. Parang hindi ako makontento kung isa lang yung gagawin. Kaya naisipan kong magbuo kami ng mga kaibigan ko ulit ng isa. Kaya doon, nakabuo kami ng bali lima na. Ang limang tricycle ni Jobet, may kanya-kanyang forma. Yung pinakauna-unahan ko si Prime. Ay, Prime, more on kanyan, ilaw, may hydraulic na rin siya, tapos kasalukuyang binubuo ngayon yung sounds niya. Nung nabuo namin yung una, sabi ko parang nag-request yung anak ko na bumuo rin ng isang kitty. Bali, binago ko na rin si kitty ngayon, puro hydraulic na rin ang ginawa ko. Itong pangatlo, itong nasa likod ko ngayon, yan yung pinagpukusan ko talaga, yung mga sounds. Yung pang-apat, si Bumblebee. Yung last, bali, kalansay muna siya. Ang kanyang gastos, aabot na raw sa 1,000 hanggang milyon ang halaga. Ay, yung pinakauna ko, kung tutuusin, nasa 2 million na yon. Pangalawa naman, si Kitty, ay medyo nagbal na rin ngayon, nasa 500 na yata yun. Ito, yung pangatlo, medyo expensive na rin to. Kasi ang sounds pa lang, umaabot na ng 300 yan. Tapos yung paggawa pa, nasa 650 na siguro lahat. Yung pang-apat, si Bumblebee, hindi ko pa naano yung sounds noon. Bali, nasa 350 mahigit pa lang yun. Ah, hindi biro yung mga gastos na yan. Kasi kung nakaka-accomplish ka na isang bagay, parang nabubuo na yung pagkatao mo. Hilig ko talaga yung ganyan eh. Hindi man pinapasada ni Jobet ng mga tricycle. Pero pagdating sa paandaran, malayo na raw ang narating nito. At yung mga trike ko, talagang pangkarsyo only. Sa pagsali ko, hindi pa naman ako natalo. Puro champion lang naman. Si Prime, siya yung Hall of Fame. Tapos yung iba, best of show lagi. Yun yung narating ng mga tricycle ko. Si Jobet, di maawat. Kaya pati pampasaherong jeep, sinimula na rin niyang gawa ng customized version. Pagdating sa imahinasyon, wala raw itong limitasyon. Mahal man ang puhunan sa customized tricycle at jeep ni Jobet, refleksyon ito ng kanyang pagiging malikhain at tatak Pinoy. Ako si Salima Refran at yan ang kwentong dapat alam mo.